because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tayo manalangin. Aming dakilang Panginoon, kami po ay lumalapit. Humingi po kami ng gabay mula sa inyong salita, mula sa inyong banal na espiritu, na siyang magpapaliwanag sa amin, Panginoon, at magtatanim ng mga katotohanan sa aming puso. Help us to understand your word, and help us to follow it as well. In Jesus' name we pray. Amen. His compassions fail not. Pag tiningnan po natin sa dictionary, yung salitang compassion, ang ibig po sabihin nito ay sympathetic concern for the suffering of others. Together with the desire to give aid and support and show mercy, to be compassionate is to display or have compassion. The Bible says it is by the Lord's mercies that we are not consumed. Why? It is because his compassions do not fail. Imagine what if the Lord's compassions fail? It would be a disastrous imagining. It would be a disastrous happening for all of us. What if God is like us? At the slightest disappointment, He will spank us. What if? Kawawa naman tayo. But let us take comfort that the Bible says that His compassions fail not, that His mercies are new every morning. So, what would be your response? To praise the Lord that His compassions does not fail. Ngayong hapon, iksian lang naman natin to, no? Iksi lang, 156. First thing I'd like to share with you is that the compassion is reserved. Is reserved. Romans, we are going to open our Bibles sa book of Romans, chapter 9, verse 15 to 16. Sabi dyan, for he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. So we can see here that it is not really by performance. Our service to God is not our own performance, but mercy plays a big role. The word compassion in this verse, it means to have pity, to have inward feeling of distress over the suffering and trials of others. Sometimes when we see people na nahihirapan, lalo na kung kaaway natin sila, buti nga. Right? Sometimes we might not show it, maybe we don't show it, but inwardly, parang meron something sa atin na sakto yan nangyari sa kanya. Ang kulit niya kasi. Di ba? Sometimes, tayo, ganun tayo. And this is what God has toward us. Yung compassion na naka-reserve para sa atin. Ito, look at this, no? In this verse that we read in Romans, kinukuha po yan sa Old Testament, no? Galing po yan sa Exodus 33 verse 19. Pinreach ko to last week, wherein God had compassion on Moses. Why? Sabi kasi ni Moses, show me thy glory.
show me thy glory. Sabi ng Diyos, I cannot show you my glory, but I will show you. Buksan natin, na? Exodus 33, verse 19. I cannot show you my face, sabi niya. Exodus 33, verse 19, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. No? In verse 22, sabi dito, it shall come to pass, while my glory passeth, I will put thee in the cleft of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by. Alam nyo, kung walang awa ang Diyos kay Moses, hindi niya tinakpan yon, namatay si Moses. Tinakpan niya eh, tinakpan niya si Moses, no? Tinago niya doon sa rock. Moses mentions two attributes of God in this verse, grace and mercy. Itong grace and mercy, ito po ay ingredient ng compassion. If you are going to be a compassionate person, ito ay resulta ng dalawang katangian, grace and mercy. Sayang, walang mercy dito, no? Grace lang. From Egypt to Mount Sinai, God had dealt with Israel in pure, sovereign grace. Pag sinabi natin sovereign grace, baka iba'y naiisip ng iba, no? The Israelites were no better than the Egyptians. Alam niyo ba yon? Bakit pinili ng Diyos ang bayan ng Israel? Eh, mga stiff-neck people yan eh. Ang titigas ng ulo ng mga Israelite. Ba't sila pinili? Because of God's grace. Because of God's mercy. Bakit ka pinili? Bakit tayo niligtas ng Diyos? Kasi mabait ka? Kasi nagba-Bible school ka? Oh, because of God's sovereign grace. He chose us in Him before the foundation of the world, not because of the good works that He foresaw that we will be doing. How had Israel responded to God's wonderful grace? Ang galing ng Diyos, no? May biniyayaan ng Diyos ang Israel, pinili niya ang Israel, but how did they respond to God? Exodus chapter 32 tells a story of how man responds to God. How? Yung kabaitan ng Diyos, paano ba mag-respond ang tao? Nag-set up ang mga Israelita, sasabihin ko sana, mga makukulit na anak ng Diyos, nag-set up sila ng golden calf. Nasasambahin nila. Habang si Moses tumatanggap ng Ten Commandments, sila naman nabobored. At dahil sila ay nabobored, wala silang ginagawa, pinagsama-sama nila yung kanilang mga ginto. Sabi, no, akin na yung mga ginto. At gagawa tayo ng golden calf. Yan ba ang response ng tao sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng biyaya? Yan ba dapat ang response ng tao na pinakitaan ng Diyos ng awa? Yes, yan ang nagiging response ng tao sa Diyos, sa compassion na pinapakita ng Diyos. But still, His mercy, His compassion fails not. Imagine that. For a second, imagine that we are sinners. Gigising ka sa umaga, buhay ka pa. Because His compassions fail not. Isn't it something to be thankful for? Isn't it something to praise God for?
God's grace has been abused. Yung kanyang batas, violate. Yung relasyon na maganda between God and His people, sira. Binibigay pa nga lang yung utos. Nagkakasala na sila. You know what? God could have just pressed the reset button. Reset, parang sa computer, no? Tanggal lahat ng ginagawa mo, hindi na save. Balik tayo sa dati. But God chose to continue with His chosen people, Israel. Because God has a plan. He has a plan. Turn with me to Psalms 105. Kung hindi nyo alam, ang Psalm 105 ay katandem yan ng Psalm 106. Hindi ako nagbibiro, ano? Mag-ano yan? Partner. Yung Psalm 105, it illustrates God's grace. Yung Psalm 106, it illustrates God's mercy. Sa Psalm 105, we have the grace history of Israel. Sa Psalm 106, we have the mercy history of Israel. Tingnan natin, ano? In this psalm, makikita natin yung record ng kanilang unbelief. 106 verse 7. Sabi po dito, "Our fathers understood not thy wonders in Egypt. They remembered not the multitude of thy mercies. But provoke him at the sea, even the Red Sea." Hindi naintindihan ng mga tao yung ginagawa ng Diyos. Parang tayo din. Bakit hinayaan ng Diyos? No? Na yung Sunday school natin, apat na tao lang ang umaten. No? Bakit kaya hinahayaan ng Diyos na yung church natin ganito? Only God knows. But you know, what you can control is your response. How will you respond to that message? In verse 13, tingnan po natin, no? 106. In verse 13, sabi po dito, "They soon forgot His works. They waited not for His counsel." Ganyan ba kayo? Nakakalimutan nyo na yung mga ginawa sa inyo ng Diyos. Ganyan tayo, mga tao. Number one na ginawa ng Diyos sa atin is ni-redeem niya tayo. Iniligtas niya tayo. You know? Tapos, konting ulan lang, di ka na makapag-church. Diba? Nahatching ka lang ng tatlong beses, hindi ka na makapag-church. Diba? It's tempting. As man, no? It's tempting talaga to say, "Lord, next week na lang." Diba? It's tempting. But it shows your commitment. How much is your commitment? How much will it take to stop you from serving God? In verse 25, we can see their murmuring. "But murmured in their tents and hearkened not unto the voice of the Lord." Oh, pag may pinapagawa sa inyo, di ba? Pag may inuutos si pastor sa inyo, sasabihin natin, "Opo." Pero pag talikod, "Naku po." Di ba? Sa mga anak natin, ganun din. Because it is our relationship with our Father. Ganyan ang relationship natin. Ganyan din ang relationship ng bansang Israel sa kanilang Diyos. Bagkus ang Diyos, hindi na pupuno sa kanila.
His mercies and His compassions, they fail not. Ang question ko, habang binabasa ko ito talaga ba? Wala bang limitasyon? Baka naman sa Old Testament lang yan, baka sa New Testament, may limitasyon na. But you know what, in the New Testament, sabi doon, how many times will I sin? Can I sin against my brother? Is it 7 times 7? Abusado kasi, no? Gusto pang gusto mo to the limit, no? Parang bata, di ba? Response ng bata yan, ilang ba pwede sa akin? Ilang beses ba ako pwede magkasala? Yung binibilang mo, hindi naman tayo dapat ganon, na nagbibilang. That is why our Lord responded and said, it's unlimited. Sabi niya, it's not 7 times 7, but 70 times 7. That's just saying na my compassions fail not. Balik tayo, no? Kung itong mga verses na to ay nagpapakita ng mercy ng Diyos at ng kanyang grace, it shows na ito ay will ng Diyos. It comes not because of man's will or work. Ang compassion ay nagmumula sa Diyos. He gives it to whom He wills. The Bible is plain. Nakikita natin dito sa dalawang Psalm, chapter 105 and chapter 106. Basahin nyo na lang mamaya, no? But it is plain that ang compassion ay nagmumula sa Diyos. Gusto mo bang humaba ang pasensya mo? Gayahin mo ang Diyos. Pero Brother Rob, tao lang ako. Yan po ang excuse na napupudpod, no? Yung tao lang ako. No? Kung lagi nating gagamitin yung excuse na tao lang ako, wala tayong kahahantungan. God makes it available for all those who want it with all their hearts. Kung tayo ay nangangailangan, hindi naman sasabihin ng Diyos, umalis ka, hindi pwede. Hindi naman ang Diyos na parang tao na self-serving. God will in no wise, sabi ng Bible, no? In no wise, cast you out. If you do not want the compassion of God, why should you complain if you do not get it? Kasi yung compassion ng Diyos, para yan sa mga tao na are seeking God's compassion. Pangalawa, compassion is responsive. First, compassion is reserved dun sa mga nagsisik ng compassion ng Diyos. Pangalawa, compassion is responsive. Compassion produces a response. Remember, nung namatay ang Diyos para sa'yo, sabi ng Bible sa Psalms, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ang Diyos po ay hindi mahilig mag-guilt trip. Ang Diyos ay hindi nag-guilt trip. Hindi siya anong tawag doon? Yung binibilang yung ginawa niya. Ang tawag doon? Nanunumbat.
ang Diyos ay hindi niya isusumbat o iniligtas kita. Hindi tulad ng tao. But the question is, because of God's mercy. Ano ba yung mercy? Naawa ang Diyos sa iyo eh. Kaya kanya niligtas. Ano yung grace? Dapat tinapo ka na sa impyerno. Pero pinagdiskitang binigyan ka pa ng panahon ng Diyos. At namatay pa siya para sa iyo at tinanggap mo siya at hindi ka na sa impyerno mapupunta. I-combine mo yung dalawang yon. Yan po yung compassion ng Diyos. Compassion affects us inwardly. Compassion sees the need of others and yearns to do something about that need. Kapag nakita mo yung pangangailangan, tapos wala ka namang ginawa, hindi compassion yon. Anong tawag doon? Marites. No? Nakita mo, mabigat yung dala, umuulan, hindi mo naman tinulungan, anong tawag doon? Diba? Tinitigan mo lang. But, ang compassion, the real compassion is you see the need of others and you do something about it. Compassion steers the heart into action. The Lord Jesus has many examples. Tingnan natin sa Matthew chapter 9, verse 35. Matthew 9. Okay? Verse 35, sabi po dito, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. You know, Jesus was already, he was already doing his work among the people. But in verse 36, mabait na siya, no? Nagkakawang gawa na siya. But in verse 36, something happened. He saw the multitude. Balik tayo sa verse 35, no? Verse 35 is healing every sickness and every disease among the people. Kung isipin mo, hindi pa parang burden na yon, parang that in itself is already a burden to our Lord. Nag-heal siya. He's teaching and preaching and healing every sickness and every disease among the people. That in itself, it's already taxing sa ating Panginoon. But hindi pa yun sapat. In verse 36, the Bible puts emphasis dito sa verse 36. But when he saw the multitudes, the Bible says, the Lord Jesus was moved with compassion on them. He was not moved with compassion during his preaching, his teaching. He was not moved with compassion while healing the sick. He was not moved with compassion healing the diseases. But when he saw the people, when he saw the multitudes na nahihilo na, na nakakalat, they were scattered abroad, na walang direksyon, a sheep having no shepherd, the Lord Jesus was, ano, his heart was moved with compassion. Bakit? Nakita niya yung hopelessness, nakita niya yung helplessness dito sa mga taong ito.
Hopeless sila, wala silang direksyon. Helpless sila. Walang nagkikare sa kanila. Yung kanilang spiritual condition, who knows what they believe. But most of all, he saw the sin of these people. He saw the sin. He saw the condition of their heart, that they are sinners. And so he was moved with compassion on them. You know what? Siguro pwede naman na pabayaan niya na lang yon. Just go on with his Bible studies, his teaching, his preaching schedule, his healing the sick and healing the cancer patients. But you know, ang response niya in verse 38, sabi dito, "Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest." Kaya tayo mga kapatid, hindi natin alam kung kailan tayo magso-soul winning. Pag mainit, ang init naman. Pag umuulan, mababasa ako. Tama yung ano, no? Tama yung preaching ni Preacher Daryl kanina eh. Tayo ay naging comfortable na. Tayo ay naging complacent na. The Lord Jesus also in Matthew chapter 20 verse 34 says, if you have your Bibles, sige, or you can just look at the screen, Matthew chapter 20 verse 34. So Jesus had compassion on them and touched their eyes, and immediately their eyes received sight and they followed him. Ano ang response? No? Ano ang response? Kapag nagkaroon ng compassion ang Diyos sa iyo, ano ang response mo? You receive your sight, nakakita ka, nakarinig ka na. Nabuksan na mga mata mo, na-save ka na, napunta ka na dito, nag-enroll ka pa sa Bible school, what will be your response? Yung compassion ng Diyos, it should provoke action on our part. Amen? God's compassion should provoke action. Ano yung action na ginawa dito? Sumunod, no? Sumunod. If you have been touched by the Master, if you have been touched by the Master, there is no other response but to follow. In Mark chapter 6 verse 34, in this passage, Jesus takes his disciples to a place for rest and instruction. In verse 33, it tells us the people figured out where Jesus was going, and a multitude arrived there before or shortly after Jesus arrived. Hindi naman siya nagalit sa mga tao, but he saw the multitude like sheep having no shepherd at walang magtuturo. Once again, Jesus was stirred within his heart over their spiritual condition and responded with help. Ano po ang punto natin sa mensahe na ito? Compassion elicits a response from people who have been redeemed by grace and mercy of God.
kung ikaw ay nakatanggap ng mercy at grace ng Diyos. It means you have received His compassion in your life. Ano yung ating appropriate response? Maging tapat tayo sa Kanya. Hindi po sinabing maging tapat ka sa church. Kasi kung tapat ka kay Kristo, susunod, it will follow that you will be loyal to the church. If you are loyal to Christ, it will follow that you will be loyal to His man. If you are loyal to Christ, it will follow that you will be loyal to His word. It is not the other way around, that you will pledge your loyalty to a man, you will pledge your loyalty to a church, you pledge your loyalty to your Redeemer. In Mark chapter 5, verse 19, a man lived in the cemetery. Nakakita na ba kayo ng taong nabubuhay sa sementeryo? This man, he was living in the cemetery. The tombstones. Wala siyang damit. And he was like a crazy person. Day and night, he was crying. He was cutting himself with stones. Ang taong grasa. He was, you know, how do you, ano nyo, ano ang taong grasa? Iwasan nyo yan, di ba? Baka madikit, madumihan ka, di ba? But how did Jesus respond in Mark chapter 5? Many efforts had been made to reform and tame this person. But only the Son of God was able to deal with him. And you know what happened? Because Jesus had compassion on him, his life was changed. Kayo, most of us, nabago yung buhay natin. If I was not saved, I would probably be artista. No, I'm just kidding. I would probably be drinking and smoking and a-whoring and who knows what. Kung si pastor hindi na save, baka wala na siya ngayon. Kung kayo, hindi kayo na save, baka hindi tayo nakikita-kita ngayon. Baka hindi kayo nababoard ngayon. Hindi kayo inaantok ngayon. But because na-save kayo, nakaupo kayo ngayon. Nakadamit kayo ngayon. Nasa tamang pag-iisip kayo ngayon. Parang yung taong si Raulo. Parang yung taong possessed. You are sitting, you are clothed, mali, you are clothed and in your right mind. Yan po ang nagagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. At yan po ang senyales na ikaw ay talagang Kristiyano. Kapag may pagbabago na sa iyong buhay. But life is multifaceted. Hindi po lahat ng parte ng buhay mo ay naapektuhan ng gospel. Amen? Yung dinadala mo dito sa church, yan, baka naapektuhan ng gospel, pero yung sa mga magulang mo o sa mga kapatid mo, hindi pa nila nakikita yung gospel sa'yo. Kaya, pasalamat si Brother Daryl na nakita yung gospel sa kanya, ng kanyang nanay. Di ba? Pero yung tatay niya, hindi pa nakita. Kasalanan na siguro ni Kuya, ano yun?
tatlo na hindi pa nakita. And for that, ipapanalangin natin yon. Luke chapter 7 verse 13, Jesus and his disciples were entering the city of Nain one day and met a funeral procession coming out. The young man in the casket was the only son of a widow. Jesus was moved with compassion and said to the mother, "Weep not." Then he approached the coffin and the pallbearer stopped. Jesus said to the corpse, "Young man, I say unto thee, arise." And he that was dead sat up and began to speak. Ang powerful nito eh, kasi kahit yung patay, nabubuhay. The compassion that was stirring in the heart of Jesus responded to the need and he raised that man from the dead. Imposible, no? Sa tingin natin, mga kapatid, imposible. But wala pong imposible kapag ikaw ay may compassion. Kapag na-experience mo yung grace ng Panginoon, na-experience mo yung mercy niya sa buhay mo, hindi ka pinatay ng Diyos. Naawa siya sa iyo, hindi kanya pinagbayad ng utang mo sa impyerno. Yun lang ang ipagmamalaki mo sa ibang tao. Sasabi mo sa ibang tao, alam mo, kung di lang sa Panginoon, wala na ako. Sira na. No? Huwag mo lang sasabihin na, kung di lang sa Panginoon, ganyan na ako tulad mo. Lagot ka naman, di ba? And then there's this famous passage in Luke chapter 10, you know, the story of the man that has been robbed and he was left for dead. He's gravely wounded. May dumaan ng mga Levite, may dumaan na Pharisee. Tapos yung Samaritan, dumaan din. Kaya yung kagandahan, tumigil siya. And he ministered to this man. He took care of this man, brought him to the inn, at kung may kulang pa, babalikan pa niya. The Samaritan is a type of Jesus Christ and pictures yung compassion ni Jesus Christ sa atin. The question is, are you like Christ? Are we like Christ? Are we still moved with compassion? O baka naman matigas na yung puso mo, parang si Pharaoh. Hindi ka na natitinag. Ang lagi mo nang kinakanta, "I shall not be moved." Pag nag-preach si Brother Daryl, "I shall not be moved." Pag nag-preach si Pastor, "I shall not be moved." Nawa tayo ay maging katulad ng ating Panginoon na hindi natin makalimutan na yung ating natanggap na compassion ay mayroon niyang kabayaran na responde, na response, no? The response is to follow Him. Follow Him. If you will not follow Him, bakit ka pa naging Kristiyano? Diba? Hindi mo susundin ang sinasabi sa Bible, you're not gonna follow His laws. Isipin mo, para kang yung mga Israelite. Yan bang igaganti mo sa iyong Diyos na inilabas ka mula sa Ehipto, pinakain ka, inalagaan ka, shelter ka mula sa elements? These verses describe the way Jesus conducted His ministry of compassion. He did not fight or argue. He did not shout or make a scene.
or sought attention, but sabi sa Old Testament, no? Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit. So, let us all seek to usher the Holy Spirit to help us to obey. At yun yung ating magiging response sa compassion na ipinakita ng Diyos sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay lumalapit. Nagpapasalamat, for we know that your compassion never faileth. It is new. Your mercies are new every morning. And our response, Panginoon, it should be to praise you and to thank you and to follow you. Kahit matigas ang ulo namin, Panginoon, you're still there. Your compassion never faileth. Pero I pray, Panginoon, as your children, nawa, yung response namin will be that of humility and acknowledgement of who you are in our life, to praise you and to thank you and to follow you. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Maraming salamat sa iyong mga anak na nandito na nakapakinig ng iyong salita. And we pray that we will be able to apply this sa bawat aspeto ng aming buhay. To follow you because you are our Father, as our children follow us, earthly fathers. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.